guys, this is Wolfie and welcome back sa ating evening update sa kaganapan po ng presyo ni SLP pati na rin po si Axie Infinity. So bad news po guys dahil bumagsak po ang mga presyo ng mga cryptocurrency natin. So yung top 30 cryptocurrency natin guys, by market cap ay halos bumagsak po silang lahat, no? So BTC, Ethereum, BNB, Cardano, Solana, XRP, Terra Luna, ayan po, halos bagsak po silang lahat. Nag-update na rin po kanina ng 8 AM itong ating Fear and Greed Index. Bumalik po tayo kay Extreme Fear. So nasa 20 po tayo ngayon. Dahil po dyan, bumaba din po ang presyo ni BTC, no? So bumagsak po ang presyo ni BTC at ngayon nasa $36,404 na lang po ang price niya. So bumaba po ang presyo niya ng negative 5.43%, no? So from this top guys, ay bumagsak po ang presyo ni BTC dito. So nagkaroon po tayo ng breakout dyan at yung selling pressure po natin ay malakas. Sila pa rin po ang may control sa presyo ni BTC. Nagsibintahan sila ng kanilang Bitcoin kaya bumaba po yung price niya, no? So ang pwede pong mangyari dito ay may possibility po guys na sumadsad ang presyo ni BTC dito sa ating support sa may $35,491. At kapag nagtuloy-tuloy pa dyan guys, yung buying pressure po natin ay malakas pa din at sila pa din po ang may control sa price, eh baka sumadsad po yung presyo niya hanggang dito sa $32,000 or $31,000. So napakagandang bumili po ngayon ng cryptocurrency dahil sobrang baba po ng mga prices nila, no? So pwede ka pong mamili dyan kung anong bibilhin mo ngayon dahil on sale po halos lahat ng cryptocurrency natin. So yan po ang opportunity sana na wag natin palampasin dahil guys, makakabili po tayo ng mas mababang halaga ng mga cryptocurrency natin. So silipin naman natin ang kaganapan sa presyo ni SLP ngayon na bumaba din po ang presyo ni SLP, no? So halos araw-araw na lang po na ginawa ng Diyos ay bumababa po itong presyo ni SLP, no? There's something wrong po talaga dahil halos hindi na po mag-pump itong price ni SLP, no? So kailangan po nating buhayin talaga itong presyo niya. Bumaba po ang presyo ni SLP ng negative 8.08%. So ang current price niya sa market ngayon ay $0.0091. Currently guys, nasa 46, pero ang pinakamababa ay $45 or 45 centavos, no? So that is 0.0089. So yan po yung low niya. Now, pwede pa pong bumaba ang presyo ni SLP, no? I think hindi pa po nagtatapos yung price ni SLP dyan. So iset nyo na yung mga sarili nyo guys kasi pwede pa pong bumaba itong presyo niya, no? So bukod pa dyan ay check din natin itong kaganapan sa presyo ni AXS ngayon. So bumaba din po ang presyo ni AXS ng negative 12.10%. Ang laki po ng binaba, no? Currently, ang price po ni AXS ay $47.16. That is 2,409 and some centavos. So from this guys, from this price, bumaba po ang presyo niya hanggang dito, no? So measure natin kung magkano yan. Medyo palaki-laki na din itong binaba ng presyo ni AXS. Pero anyway guys, maganda naman po ang pump minsan ni AXS kasi nakakabayo naman po talaga yung price niya. Unlike SLP po, sobrang dalang lang po na mag-pump si SLP, no? Kapag may mga update itong si developers na hype yung market natin, dun po, fundamentals magpa-pump. However, kapag mga ganitong normal days, hindi po siya nagpa-pump for many, many reasons. So, halos 16.59% po ang ibinaba ng presyo ni AXS, no? So kung mapapansin nyo dito sa chart niya, guys, ang may control pa rin sa price niya ay itong mga sellers natin, no? Ang lakas po ng selling pressure natin. So halos sumadsad na po itong presyo niya. Nagkaroon po tayo ng breakout dito sa $50.68. Sumunod na breakout, $47.88, no? Pwede pong mangyari dito ay abutin ulit ni AXS itong support natin dito. Kapag si selling pressure ay malakas, sila pa rin po ang may control. Possibility guys, aabot pa po dito sa $44.51, no? So kapag marami po ang sumalo, mag-i-expect po tayo na kapag na-flip po nung buying pressure itong selling pressure ay baka mag-retrace po pataas itong presyo ni AXS. Pero so far guys, ang may control pa rin yung mga nagbebenta, no? Nagsibentahan sila kaya
Umaba yung price. So, mas madami po ang nagbebenta kaysa bumibili ngayon, no? Si SLP naman, ang problema natin kay SLP kasi ay oversupply. Ang dami pong hindi nakapagbenta. Kapag magbenta man po sila sa halagang 45 centavos at dumami pa po ang magdump ng SLP nila, eh, ano na lang po magiging presyo ni SLP, no? Mas lalo pa pong bababa ang presyo niya kapag ganyan ang nangyari. Na ang may control pa rin ay yung mga nagsisell. So, ganito po ang nangyari dito sa chart niya. No? Nagkaroon po tayo ng breakout dyan dahil nagsibindahan sila ng SLP ulit. At dahil po dyan ay nagtuloy-tuloy po paibaba itong presyo niya. No? So, for the meantime, wala po tayong fundamentals na magbabackup na baka tumaas itong presyo niya. Wala pong ganun. No? So, ang may control pa rin dito sa kanyang price ay yung mga nagbibenta. Mataas pa rin po yung selling pressure. And as of right now, yung Crypto Fear and Greed Index natin ay bumalik sa extreme. So, kung sakasakali po na marami ang bumili kay SLP, no, sa halagang 45 centavos, maraming nagka-interest bumili kay SLP, mas madami po ang bumibili kaysa nagbebenta, may chance po na tumaas siya. Pero I doubt it, guys, kasi talagang wala masyadong bibili kay SLP, no, dahil nakukuha na po natin ito dun sa Axie Infinity game at marami po tayong na-stack diyan na SLP, na hold na SLP sa tinagal-tagal po ng panahon na hindi tayo nakakapagbenta. No? So, expect po natin na baka bumaba pa po itong presyo ni SLP hanggang 40 centavos. No? So, yun lamang po ang ating update sa araw na to or sa gabing ito. My name is Wolfie and see you on the next update, guys. Take care and goodbye.